Oreta, good morning. So, mayroong nag-PM eh. Doon may sabi natin dun sa army official na na-checkpoint ng police. Alright, so, yan eh, under yan ng criminology subject eh, yung police patrol plans and operation. Na hanggang ngayon ay nasa criminology. Board questionnaires din ang bahagi niyan. So, this is Prof. Dragon, Associate Professor 1, Corps of Professor, National Capital Region Training Center, National Police Training Institute, NPTI. But last year, tinatawag na siyang PNTI kasi hawak na nga ng police yan eh. Kaya ang tamang tawag dyan is Police National Training Institute. Kaya lang, yung mga nandiyan pa, ay lalo naman nasa Facebook, hindi na nabago. NPTI pa rin. National Police Training Institute. Parang JNTI. Yung NPTI, JNTI, yan ay under ng PPSC. Kaya lang, yan po ay under na ngayon ng PNP. Kaya ang NPTI, dapat palitan nyo na yun sa page nyo. From NPTI to PNTI na. Kasi under na kayo ng PNP. Alright, kaya usually, you adapt to the change kasi kayo rin naman ang may gusto niyan. Pero hindi pa rin mawala mga civilian instructor. Bakit? Because as a PNP personnel, you are mandated to perform police function. And teaching is not one of those. So you need us. Kaya ang baba ng bayad niyo, kaya hindi ako mukhang subject. Diba? Mabuti po ang criminology, mataas ang magbayad. Minsan sinungaling ako. Anyway, I salute the NPTI directors and the staff. So, ba't niya tayo doon, no? Una, ano ba ang checkpoint? Ang checkpoint, yan ay ginagawa. Usually for crime prevention and crime suppression, na tinatangka nilang harangin yung mga tumatakas na mga criminal elements or just a plain checkpoints na baka mamaya meron silang masita na labag sa batas. And usually, yan ay manned by uniform personnel, no? So, usually, madalas yan sa during the Comelec gun ban period, either national or local election. At sa iba pang mga declared situation. So, itong mga police na ito, with proper identification dun sa kanilang sort of tarpaulin type na public information, yan ay mandated sila na magpara ng vehicle. Kay motor o 4 wheels. Gusto mo 5 wheels. So, pag yan ay pinigil nila, mayroong mga SOP na ginagawa dyan, ang PNP. May mga protocols yan eh. Alright. Kaya lang, bakit galit na galit ang army official? So, ito sagutin natin na yan. Itong babanggitin ko, ito hindi nyo matatagpuan sa anumang guidebook ng PNP patungkol sa patrol o kahit sa criminology. Hindi nyo ito makikita. Ang makikita nyo lang dun is how to perform checkpoint. What are the needed material in checkpoint? What should be the uniform of the police personnel in conducting checkpoints? And so on and so forth. Ito ang nangyari dyan. Kinulang ng human relation itong si PNP personnel manning the checkpoint. Sir, pero ang sabi, alam, sigurado yung sabi ng sir, pwede pong makakita ang inyong license. So, allegedly, nag-identify si army official. I'm a pursuit on and so.
Siyempre, kung police ka, hindi ka basta maniwala doon. Baka mamaya sinasabi niya lang. So, hiningian niya ngayon ng ID. Hininga ng ID. Pagkahingi ng ID, eh, yun na. Medyo nagkabalitaktakan na sila. Ang allegation ng army officials doon, pinandilatan daw siya ng mata. Ano ba kung pinandilatan siya ng mata ng isang police? Kasi ganito yan eh. Ito yung panig ng army official na wala sa libro. Kasi yung army official na nagkataon na battle hardened. Hindi lang siya nag-army, hindi lang siya nagturo-turo. Naasin talaga sa actual field battle. Sa actual field battle kasi kapag ka napapa-encounter, usually, minsan ay face-to-face. Makikita mo na lang yung kalabang mo na nalalaki na yung mata. So, pag kada laki yung mata mo, tulungan ka talaga. Bera. Eh, nilakihan daw siya ng mata ng polis. Di siyempre, parang nanariwa bigla sa isipan ng army officer. Ah, teka, ba't ako pinindilan ito? Kalabang ito. So, yun, biglang pumasok yung sa isipan ni army official. Kaya nag-identify na siya at may nagalit-galit na. So, ang ibig sabihin nun, ay balot. Madalas dumaan yun dyan. So, kinulang ng human relation. Ang dapat dun is, ngumitiin muna dapat si police. Kaya hindi ka palang ngiti. Merong pitingiti dito. Yung parang clown. Sir, pasensya na. Routine checkpoint lang. So, hindi pa kasama dun yung pandidilip mo ng mata. Dapat nga dun eh, hindi naman beautifulize. Hindi naman. Kaya ang kailangan dun eh, with stern warning. Sir, checkpoint lang po. Ayan. So, isa pa na wala sa libro is yung tinatawag natin na you always assume. You assume na ang lahat ng makikita mo sa kalsada ay nasa government or official. Kasi hindi magiging official ang mga yan. Pag umulang dinaan ng mga mabibigat na bagay yan. Kaya, magagalit tayo army official eh, ikaw, pandilidato mo ko ng mata ba? Nagamit mo ba yung baril mo para kumatay ng tao? Eh, yung sigurado. Kasi galing nga sa battle hardened. Na hindi rin naman ito basta alam ng mga pulis kasi hindi rin ito napag-aralan nila. Pasok ito sa human behavior, criminal behavior na nandyan sa criminology. So, pag alam mo na medyo may dating, ano mga extended courtesy eh. Mahalata mo naman yan eh. Sir, excuse me, corporation na siya eh, may checkpoint lang po. Well, nag-identify. Opisyal ako sa army. Sir, ito. Sir, kahit opisyal ka rin. Sir, walang mawala sa pag-angat ng kamay mo. Oo, ako minsan dyan, ito sinariduan ko. Wala mangyari doon. Pero ibinibigay mo sa kanya yung peace of mind. Peace of mind na hindi mo siya gagawa ng mali. So, purposeful yan eh. Pag kumusta ka na hindi maganda, mag-iba isip niya. Yun. So, you always assume. Eh, makita mo kabataan. Eh, kabataan lang to. Eh, kung tatay niya senador. Tatay niya congressman. Yari ka rin. So, you always assume na ang mga personality sa kalsada ay mga bigatin. Kasi pagka dinanggurin mo agad, baka mamaya eh, kung saan ka na mapunta o ma-assign. So, number 3. Pag magsisita kayo ng checkpoint at wala namang timbre or alarm na oh, may mga hold up dito, papasok dyan yung mga carnapper, hold up or mga robber. Eh, don't touch your firearm. Kumaba, ganyan lang, bagsak mo lang. O kung hindi ka sana, iyak mo dito sa may handle sa grip. Para ready. Para kung sakaling kumis na hindi maganda, ibababa mo lang yun. Diba? Yan ang technique. So, itaas mo muna. Yan. Pero yung isang kamay, nandun na nakasafety. Kung yan naman yung piston, ganyan lang. Eh, yung nireklamo kasi ni army official, eh, nak-trigger na agad yung sipos na nanita. Hindi rin naman niya may puputok yung kasi sa haba nun eh, kakailangan niya matras.
O isang salga lang ng durian. So you see, sa mga criminology student watching right now, you always assume that a certain person should be respected, or even na should not be respected. Ang importante, you show yourself that you are respectable. Kaya parang walang mangyayaring conflict. Excuse me. Okay? Yan, hindi yan ituturo sa classroom. Kasi ano ito eh? Human behavior, criminal behavior. Sa criminology, matatouch ito. No? Pero sa ibang course, hindi. Alright? By the way, I would like to advertise my company. Keep Bush Shooting Tutorial Services at Poblacion or Sagrave, Bulacan. We offer the complete firearm instruction from basic to advanced with 1-day training, 3-days training, and even 1-month to 2-months training. Just PM us, we have the official page. Alright.